What's up sa inyong lahat mga idol? Ako nga pala si Kenzo, ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Alam naman nating lahat dyan, di ba? Pero paano kung ganito sumagot ang mga kabataan sa kanilang mga exam o mga quiz? Yan ang abang sinasabi ko. Yan ang magiging future pag-asa ng bayan, mga idol. Karapatan kong maging pogi. Wala namang masama sa sinasabi niya, mga idol. Bawat tao, bawat Pilipino may karapatan maging pogi. Kahit pangit ka, oo, karapatan mo pa rin maging pogi. So ngayong araw nga, mga idol, titingnan natin itong mga funny kid test answer ng mga Pinoy kids. Panuto, kulayan ang mga ginagamit sa paglilinis ng katawan. So kinulayan niya, nail cutter, suklay, tapos toothbrush, tuwalya, shampoo. Pero mga idol, kung mapapansin nyo, binilugan ni ma'am yung soap o yung sabon. Kung may tatang nyo kung bakit, kasi nga hindi daw kinulayan ayon kay ma'am. Sabi ba naman ng bata kay ma'am, si ma'am ang may mali, mga idol. Dahil ang sabon na yan, mga idol, may kulay na. Kulay puti yan, mga idol. Yes! At tanino! Kabataan po daw sa bayan! Hindi mo masisisi mga bata, mga idol. Ayaw niya mag-aksaya ng Crayola. Mahal lang Crayola sa panahon ngayon. Answer the following questions about the poem. So number one, whom did the writer thank for the things around him? God. Bang, ganda ng sagot, no? Write at least 3 things that the writer is thankful for. Thank you for the food. Thank you for the food. And thank you for the food. Siyempre, alam naman natin, napapanoon yan, lalo na ngayon, di ba? Maraming naguguto, marami nang walang pambili ng pagkain. Mabuti na lang, back to work na ang karamihan ng ating mga kababayan na Pilipino, no? And number 3, is it important to thank God and always believe in Him? Why? Ang sagot ng chikiting ay yes. So napakagaling, di ba mga idol? Talagang maganda yung pagpapalaki sa kanya, kumbaga God-centered, no? Ano man ang mangyari, syempre, lalo na sa panahon ngayon, di ba? Marami tayong pinoproblema, marami tayong kinakaharap na suliranin, tapos merong pambagyo, anak ng... Isulat sa patlang ang unang pantig. Aba, lalim pantig, mga idol. So, bakod, butika, lol, ato, belo, bulaklak, baghari, biik, buaya, bituin, bota, bilao. Perfect, mga idol. Boom, panis, mga idol. Yan ang sinulat ng bata, no? Dahil nga na perfect niya. Siyempre, ang sarap sa pakiramdam nun, mga idol. Lalo na kung ikaw yung bata na hindi naman katalinuhan. Tapos, sa buong taon, makaperfect ka ng isang quiz o isang exam. Siyempre, iba yun, no, mga idol. Ipagmamalaki mo yun sa mga magulang mo. Siyempre, yun yung magpapatunay na hindi ka bobo. God create us a special human being. How can you take care of your body? Ang sagot, drinking milk, mga idol. Yes, napakatalino. Pero sabi nila, no, one apple a day keeps the doctor away. Ewan ko kung totoo pa ba yun, mga idol. Ang mahal na ng mansanas. Mag-drinking milk na lang tayo, no? One glass of milk a day keeps the doctor away. Yes, yan ang bago ngayon. Do not cross. End of the world. It's a black hole, mga idol. May black hole na pala sa Earth. Pati yung mga pangyayari sa pelikula ay na-apply na rin nila sa exam, mga idol, no? Yan, dapat ganyan tayo mag-isip. Pero wag naman natin sobrahan, no? Sabi dito, write a proper noun to the given common noun. Hindi ko ma-explain sa inyo kung ano yun, mga idol, no? Basta i-google nyo na lang. Bobo rin ako sa English, eh. Pero sagot dito, number one, book, Diary of a Wimpy Kid. Oh, hindi niya kinapital yung W, wrong. Yan. Tapos, flower daw, rose. So, bale, ito naman yung kabaliktaran, no? Sit work, letter B. Hawk, Jansport, ano daw yun? Bag. Sister Marie. Ang sagot niya, mga idol, biskwet! Biskwet, mga idol, siguro malapit na break time nung ginagawa nila to. Naalala niya yung baon niya, no? Marie Biscuit, mga idol. Bakit naman kasi ganon, Sister Marie? Sa dami ng gagawing pangalan ng madre, bakit Marie? Pwede namang Sister Maria.
Yan tuloy sinagot ng bata, biskwit eh. Another activity, write proper noun for each. So bank, PS Bank, okay? Hero, mga idol, ang sinagot niya, Superman! Superman! Ito yung mga batang babad sa internet at TV pero kulang sa libro, mga idol. Superman, yes. Mas kilala niya si Superman kaysa kay Dr. Rosersal. Eh kasi nga naman, di ba? Ilang beses na niyang napanood si Superman. Para nga sa kanya, si Superman ang tunay na bayani. Si Superman ang may kakayahang ipagtanggol ang Pilipinas laban sa mga Kastila, mga idol. Walang sinabi si Dr. Rosersal. Si Superman ang number one pambansang hero ng Pilipinas. Ang mga bagay na nakikita sa loob ng silid-aralan. Ano to? Silid-paranan. Ano ang silid-paranan? Shit, kahit si Google hindi alam, mga idol. Ganong katalino ang bata na to, no? Hindi kayang abutin ni Google ang logic ng bata na to. Silid-paranan, mga idol, no? Totoong salita yan, no? Huwag kayong ano. So, mesa, lapis, sahig. Yes, mga idol, iba na ang spelling ng sahig ngayon. Sahig. Oh. What is the correct spelling for sahig? This word sa... Shit. Ano to? Do not accept. Ayoko. Matanda yung nag-pop up. Before you go, eliminate grammar. Grammarly. Hindi. Di ko kailangan yan. May autocorrect na ngayon. Bakit? Ba't ayaw? Anong yari? Na-virus ako. Ano to? Grammarly. Ayoko. Grammarly. Bakit? Basta wrong spelling daw yung sahig, mga idol. Cement. Totoo yan. Cement daw. Bakit ganyan? Bakit? Ba't binilugan? May cement naman talaga sa classroom, ah. Tama yan. Aklat. Okay, understood, aklat. Pero yung ano, sahig tsaka cement, tama yan eh. Masyadong killjoy itong teacher na to eh. 2526, gumagamit ng dinamita ang mga mangingisda sa dagat. Oy, ano yun? Bawal yun ah. Dapat gumagamit mo swimming suit. Ibig sabihin, pwedeng magdinamita basta naka-swimming suit. I-report to sa Coast Guard. Bakit ganyan? Bakit tinotolerate nila yung mangingisdang gumagamit ng dinamita? Di pwede yan. Bakit ganon? Bakit... Ano, swimming suit, doon nag-focus yung teacher. Huwag ganon. Basahin ng mabuti ang tanong. Isulat ang iyong sagot sa loob ng tatlong pangungusap. Tatlong puntos, aba, 3 points. Bilang Bosconian, paano ka makakatulong sa iyong pamilya at sa iyong komunidad? Mag-aral ako ng mabuti. Aba, tama yan. Mag-aral ka ng mabuti. Magtatapon ako ng basura sa tamang basura. Tama yan. Magtutulong ako ng tao sa kanto. Bakit? Masama ba yon? Bakit binilugan? Marunong ka pa, ma'am, ha? Siguro ikaw wala kang puso. Di ka marunong tumulong sa mga tao na nasa kanto. Kailangan naman talaga ng mga tulong ng mga tao sa kanto, ha? Ba't mo binilugan? Bakit nilagay mo sa aking kapwa? Ibig sabihin, dun sa kapwa ng ibang tao, hindi ka tutulong sa kapwa mo lang. Eh, hindi ganun. Choosy ka masyado sa tutulungan mo. Tama yung ano, yung bata eh. Minamali mo eh. Nililito mo, mami. Magtutulong nga siya eh. Ikaw kasi, mami, hindi ka nagtutulong. Kaya hindi mo magets. Mga idol, anong nakikita nyo sa larawan? I-describe. Ang sinagot niya, umupo. Yes! Sandali, no? Nakaupo nga naman yung dalawa. Pero, ang tamang sagot daw, grupo, no? Kasi hindi naman daw lahat nakaupo, no? Ayusin nyo kasing instruction nyo. Punan ang mga patlang kung paano nakakabuti sa'yo mga sumusunod na pangunaan, pangangailangan. Et ang lalim na pananagalog. Iwasang magtapon ng papel sa ilalim ng mesang upang it will not make a mess. Yes! Ganyan sumagot ang mga konyo, mga idol. So, it will not make a mess. Ganun lang kadali yun, no? Complete the sentence. Eh. Kainin at ubusin ang baon sa recess at tanghalian upang you will not waste money. Yes! You will not waste freaking pesos. Sumunod sa payo ng mga magulang upang so that you won't get lost. Pati ako nahihirapan, no? Binabasa ko na lang. Nanonosebleed pa ako, mga idol. What will happen to you if you keep on eating candies and not brushing your teeth after eating? My tummy will be sick. My teeth will be bungal.
Tama nga naman mga idol, no? Kayo kaya hindi mag-toothbrush, mabulok ngipi nyo. Later on, mabubungal din kayo. 5 points mga idol, no? So, nag-agree si ma'am dun sa sagot ng bata. So, mga idol, dito ko muna tatapusin ang ating video ngayong araw. Pero sana nag-enjoy kayo, no? At syempre, kung nag-enjoy kayo, huwag niyong kalimutan mag-like at mag-subscribe. At pindutin niyang notification bell para updated ka sa lahat ng ating bagong video. So, mga idol, until next time, ako nga pala ulit si Kensu. Bye-bye!